Praise the Lord. Magandang maganda pong umaga sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa ating pong mga mahal sa buhay, mga kapatid, mga kapatiran, kapwa kamanggagawa, kapwa lingkod sa gawain ng Panginoon. Magandang maganda pong umaga sa isa panibagong linggo naman na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Although gawain po natin ngayon ay virtual online, we don't have face-to-face worship service today, pero naniniwala po tayo wherever we are, saan man tayo naroon, kasama natin ang Diyos. Hindi po tayo malayo sa isa't isa, lalo na kapag ang presensya ng Panginoon ang siyang nasa gitna po ng ating tahanan. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay sama-samang magbubulay-bulay ng salita ng Diyos. At ako po'y naniniwala naman na ang bawat isa po sa atin, sa umagang ito, prepared yung kanilang heart, yung kanilang mind, yung kanilang buong pagkatao na magpuri, sumamba sa Panginoon at makinig ng kanyang mga salita. Kung meron po kayong Bible, makibukas po kayo sa akin, dyan po sa Unang Samuel, sa Old Testament po ito, 1 Samuel chapter 17, mula po sa verse 45 hanggang verse 47. Ulitin ko po, 1 Samuel chapter 17 verse 45 to 47. Ito po ang ating mababasa kung nandyan na po kayo at natunghayan na po, nakita nyo na po yung verses na yan sa inyo pong Bible. Ulitin ko po, 1 Samuel chapter 17 verse 45 to 47. Ito po ang ating mababasa sa Tagalog. Ang sabi po, sumagot si David, ang dalamoy tabak, sibak at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay, pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at pakakanin ko sa mga ibon at sa mga bababangis na hayop ang mga bangkay na mga kawal ng hukbong Pilisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. At ng lahat ng narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat, kay Yahweh ang labanang ito at ibibigay na niya kayo sa aming mga kamay. Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang buhay at makapangyariang salita. Tayo po'y sandali pong dumulog at humingi ng patnubay ng Banal Espiritu. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Oh, we worship you, Father. We glorify your name, Lord. We lift your name up high. Though we already started, O Lord, worshiping you, singing you great songs of praise and worship as we begin our service this morning, Lord. But Lord, continuously, Lord, ang pagpupuri po namin at pagsamba ay nakatuon sa iyo. Wala pong dahilan, Panginoon, upang hindi namin ipahayag ang aming pong pagpupuri, pagpapasalamat, ano man ang naging sitwasyon o ano maging kalagayan namin sa mga pangyayaring ito o sa mga sitwasyong ito, maging sa pagkakataong ito. O Diyos, we believe that all things work together for good to those who love you, to whom you called according to your purpose. At naniniwala kami, O Diyos, na sa umagang ito, meron kang magandang nilalayon sa pamamagitan ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Mangusap ka sa puso ng bawat isa, turuan mo kami, Panginoon, ng mga bagay na magbibigay kaluwalhatian sa iyo una sa lahat at gayon din magpapalakas sa aming pananampalataya at magbibigay po sa amin ng tamang direksyon, patnubay gabay, upang mapagtagumpayan namin, O Diyos, ang aming pong pamumuhay Kristiyano sa mga pagkakataong ito. Salamat po, O Diyos, narito po yung abang lingkod. Make use of my life as a channel of your blessing, O Lord, a channel of your message. Lord, continuously, Lord, i-reveal mo po yung kadakilaan sa aming kalagitnaan. Muli, O Diyos, sa iyo po ang papuri pa salamat sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Pinamagatan ko po, mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon ng Overcome Your Giants. It is also something to do with the insight that I have already sent early this morning. At marahil ang ilan po sa inyo nabasa na. Pero ito po ay iba po yung dimension ng message na nais ko pong ipaabot sa inyo. Much deeper in a sense that meron po tayong pakikibaka at tayo pong lahat ay humaharap sa mga pagsubok at sulitin na ng buhay. Nais po ng Panginoon, mapagtagumpayin natin ito. In the essence, we're in the battle, where the battle starts. Naalala niyo pa ba ang istorya tungkol kay David at sa higanting ang pangalan ay Goliath?
Marahil marami po sa atin ay hindi po makakalimutan yung istorya niyan. Bagamat lahat po tayo, all of us have our own giants sa buhay natin ito. Okay, pag sinabing giant, I'm speaking of what seems to be an overwhelming problems and issues ng buhay. Sa ayon natin sa gusto, at one time or another, sa buhay po natin, makakaharap tayo. Ito'y bahagi na po ng buhay ng tao dito sa mundo. Kung paano sinabi ng Panginoon, sa mundong ito, makararanas po tayo ng iba't ibang klase ng paghihirap o kapigatian. Subalit, ang sabi po ng Panginoon, laksan niyo ang loob ng bawat isa sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang ating pong mga giants na ito ay maaring hindi katulad ni Goliath na hinarap ni David noong panahon na yun. But our giants are just as real. Ibig sabihin po, ito po'y totoo, tunay. Maaring ito po'y may kinalaman sa financial na problema, emotional problems, physical or work-related giants. Maaring ito'y may kinalaman sa karamdaman ng ating katawan, bunga ng krisis na ito, itong pandemic na ito, o ibang klase ng sakit, o mabigat na pagsubok na may kinalaman sa ating paglilingkod sa Diyos, or giants has something to do with ministry-related issues. Marahil ito po ay giants of fear, oppressions, or loneliness. Or it might be a giants of some type of personal sin o kasalanang paulit-ulit na nagagawa natin at hindi natin kayang mapagtagumpayan. Marahil ito pong higante na yan na nasa harapan natin ay may kinalaman po doon sa kasalanan ng pagmamataas, sin of pride, pagkainggit o greediness or lust or something else. Maaring marami pa akong mabanggit patungkol sa mga giant ng buhay na ito. At kung meron niyo po, meron kayo kakayanang dagdagan pa yung binanggit ko, ay nasa inyo po. Sapagkat habang iniisip natin ang mga katotohanan na yan, importante po na ating pong kilalanin at tanggapin na tayo po ay tunay na umaharap sa mga giant ng buhay, mga problema, pagsubok, mga kahirapan. O iba-iba man ang pananaw natin sa buhay natin kung paano natin hinaharap ang mga problemang ito. Marahil, ang ilan po ang problema po at yung mga bigating dinadala nila ay may kinalaman po doon sa pamilya. May mga anak na hanggang ngayon ay pinoproblema. Ang tawag nga nila doon ay mga prodigal sons, mga naliligaw na landas. O may mahal tayo sa buhay na nagumon sa hindi ayos na pamumuhay o masamang bisyo ang naghari sa kanila. Patuloy natin ipinapanalangin, patuloy tayo nakikipagniig sa Diyos upang mapagtagumpayan yung mga hadlang na yan sa layunin natin na maging masaya at matagumpay yung ating pumbuhay. Sa pagkakataong ito, ano po ba ang dapat natin gawin pagka tayo kumaharap sa ganong mga problema? Before David faced Goliath, doon po sa ating pumbinasang talata, okay, before he faced, ay dumating din sa kanya pong buhay yung iba't ibang mga problema din naman maliban po kay Goliath. Marahil hindi siya physical giants katulad po ng hinarap ni David, pero anumang pagsubok, problema o higanting obstacle ng buhay para ating makamit yung nilalayo ng Diyos na buhay ni may tagumpay bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Alam niyo po ba, our battle always starts in our mind. Yun po yun. So pag-usapan po natin itong bagay na ito, maliban po doon sa mga pagsubok, problema o mga higante ng buhay na ating pong nakikita tangibly sa ating pong paligid. Because always ang battle nagsisimula po ito at nagaganap sa ating pong isipan. What are the giants that we need to deal with in our minds? Okay. Iba-iba po mga problema ng buhay, tulad na sinabi ko, pero napakahalaga na atin pong harapin ang mga higanting ito ng buhay nang may pananagumpay. Huwag po tayong ma-intimidate, huwag po tayong matakot, sapagkat yun po ang nais ng Panginoon, mapagtagumpay natin ang mga bagay na yan. Okay? Balikan natin si King David at atin pong tunghayan, kasi ako'y naniniwala, before David faced Goliath, he actually had to fight other giants within himself.
na nasa kanya within. Yung higante ng obstacles na nasa kanya. Kadalasan kasi ang kaaway natin, masama loob natin sa mga taong nakakarap natin. Pero kung ating pungunawain, meron po tayong pagkikipagniig sa loob mismo ng ating sarili, ng ating pumbuhay. And it always starts in our mind. Di po ba? Bago ka naman manuntok, nagtatalo mo na sa isip mo yan. Sasaktan ko ba siya? Hindi. Bago ka magmura, nagtatalo mo na sa isip yan. Mabumurahin ko ba siya? Hindi. So, ang battle po, hindi po nagsimula yan kapag kayo nanuntok na, nagalit na, nag-react na, kundi nagsisimula yan sa isip natin. At atin pong pag-usapan itong ilang mga bagay na ito upang atin pong mapagtagumpayan kaya ang sitwasyong dumarating sa ating harapan. Una, ito po yung mga gigante that David faced, and I do believe as we move on with this message, ay makita natin yung big picture ng problema natin at kung paano natin ito mapagtatagumpayan. Una, the giant that David faced was the giant of delay. Ito po yung iba, isa sa mga problema natin. Pag sinabing delay, antala. Okay, antala. Yan. Okay, no dream is fulfilled instantly. Alam niyo po ba, wala pong mga pangarap. Speaking of pangarap, lahat tayo ay nangangarap po eh. Lahat tayo naghahangad. Lahat tayo ay umaasa na meron po tayo magandang tinatanaw at maganda pong haharapin at maganda pong makakamit sa darating na araw at panahon. Kaya lang, kung minsan, dumarating po sa atin yung mga hadlang na ito. Ang isa po sa mga hadlang na yan ay yung pag-antala. Wala pong mga hangarin na nagaganap ng daglian. Bihira po yun. God give us a dream one day, but He doesn't fulfill it in the next day. It may be years before the fulfillments of your dream comes. There is always a waiting period. Siguro kung naalala niyo po, mga kapatid, mga magulat mga kapatid, na meron po kong minsan yung ipinaabot, isinir, tungkol doon sa pag-aantay, yung waiting, yung pagtitiwala na may pag-aantay. Kasi when we put our faith and trust in God, there is a moment of waiting. May pagkakataon po na kailangan po tayo magantay. Sa panahon ito, marami na po sa atin na naiinip. Halos magdadalawang taon na po na tayo po ay nasa gitna pa rin ng pandemic na ito na hindi natin alam kung kailan matatapos ito. Okay, nagsisihesya na kung sino-sino, nagtuturoan na ng problema, at ano ba ang solusyon? Bakit nga po ba ganun? Kasi naiinip tayo. Sa totoo lang, ayaw nating naantala. Pagka tayo nakapila sa isang pilahan, gusto nating mauna. Ayaw nating nag-aantay. Kaya isa pong struggle natin talaga ay yung pag-antala. Okay. Sa kaso ni David, his father held him back from the dreams that God laid upon him. Sapagkat meron pong kalooban ng Diyos, may plano po ang Panginoon. So bago nangyari ito, there was a delay. The people are going to try to hold us back bago natin makamit yung mga pangarap na yan. Kaya nga po, di po ba, hindi naman pagsilang natin nandun na tayo agad sa opisina sa unang araw ng pagsilang natin o nandun na tayo doon sa mga bagay at lugar na pinangarap natin sa buhay. May proseso po ang lahat ng bagay, kapatid. Lagi pong may panahong itinakda ang Diyos sa maraming bagay sa buhay po natin. Kaya lang, ang problema po, mainipin halos lahat sa atin. Okay. So nais po ng Diyos na makita po natin itong katotohanan ito sa buhay natin that we need to wait. Okay, we need to wait upon the Lord. So may panghihina tayo ng loob. Ito po yung isang talata. Okay, i-reflect mo na lang kapatid yung mga verses na yan tungkol sa pag-antala. Okay. Ito po yung pag-antala sa plano ng Diyos kay David. Siguro nasa isip ni David itong bagay na ito at may struggle siya doon. Bakit? Sabi po sa chapter 17, verse 14 to 15, I encourage you to read the entire chapter of 1 Samuel chapter 17 sapagkat doon po umiikot itong mensaheng ito. Ang sabi po sa verse 14, habang sila'y kasama ni Saul, ang bunso naman si David ay pabalik-balik kay Saul at sa Bethlehem para alagaan ang mga tupa ng kanyang ama. Ito po yung sitwasyon na yan. Kasi bago nangyari yan, okay, si Propeta Samuel ay pumunta doon sa bahay ni Jesse na kung saan ay inutusan siya ng Diyos upang i-anoint o pahira ng langis yung itinalaga ng Diyos na magiging bagong hari ng Israel. At alam natin yung istorya niyan. So pinakita ni Jesse lahat ng kanyang mga anak mula sa panganay hanggang doon sa pangalawa bago magbunso. Okay.
bago magbunso. So pinakita, ang sabi ni Propeta Samuel, meron ka pa bang ibang anak? Ang sabi, opo, doon, sa bukid, sa nag-aalaga ng aking mga tupa, ay patawag siya, bago ako magpasya patungkol sa bagay na ito. So na makita ni Samuel, si David, ito na yung sabi ng Panginoon, kaya ito na yung kalooban ng Diyos na maging susunod na hari, at yan po'y si David, yung pinakabunso. Sa pagkakataong iyon, inanoint ni Samuel si David bilang panibagong hari ng Israel. Pero yung kaganapan nun, hindi ho kaagad nangyari nung i-anoint siya, naging hari na siya kaagad. It takes a lot of time. Okay. Panahon po ang binilang bago nangyari yun. Hanggang sa punto na alam ni David, inanoint na siya, merong pangarap ang Diyos sa kanyang buhay at hinangad niya rin na sumunod sa kalooban ng Diyos patungkol sa bagay na ito. Pero hindi ito nangyari kaagad. So isa pong struggle sa buhay natin kung paano hinarap ni David yun, sana matutunan po natin, ganun din po tayo. May magandang nilalayo ng Diyos sa atin, antayin po natin ang mga bagay na yan. Lalo na sa paglilingkod sa Diyos, marami pong naiinip. Minsan nga po, bilang district superintendent ng ating pong sama, ng distrito po natin, meron pong mga lingkod ng Panginoon na nagagalit na inip, bakit hindi na daw po sila agad ordinahan. Ang sabi ko, ako, kapatid, ako po, 8 years kong hinawakan yung aking license to preach because before a letter came to me, hindi ko pa nga alam yung letter na yon. Pag nalukuhan na aming convention, yung letter na pala, yung araw mismong yon, ako po yung uordinahan. I was surprised then. Ano po sinasabi ko? Sinasabi ko po yung pag-aantay ay napakahalaga dun sa oras na itinakda ng Diyos. Huwag tayo mainip sapagkat ang lahat ng bagay na gaganap sa buhay natin ayon daw sa itinakda ng Diyos. Everything comes into its beauty, okay, according to the time scheduled by God. Ang sabi po ng Book of Ecclesiastes. Amen po ba? Huwag po kayong magmadaling mag-asawa, mga kabataan. May oras po ang Diyos na nakatakda para dyan. Huwag po kayong nagmamadali sa inyong mga plano at programa. Kaya lang, yung pag-antala, nagbibigay po ito ng pagbaba ng ating pong pag-asa sa ating pong kinabukasan. Ako po'y naniniwala, may perfect time po si Lord upang matapos itong krisis na ito. Pangako naman ng Panginoon, yung pagsubok sa ilang panahon lang daw po yan at hindi po ito iikot magpakailanman. Kaya umaasa po ba tayo, kapatid? Pangalawang bagay na struggle natin sa ating isip, isa pang higante ng isip natin na dapat natin pagtagumpayan ay yung tinatawag na discouragement, panghihina ng loob. Yan. Si Goliath ay nag-create ng climate of fear sa mga pang-Israelita. At bawat isa sa mga Israelita na kumbinse na sila'y matatalo sa digmaan na yan, sa pakikipagniig sa higanteng ito. Kaya wala pong gustong humarap. Maging si Saul ay nangatakot. Buong Israel ay natakot. What people are you listening to, okay, na nagdudulot sa atin ng discouragement? Marami tayo nadidinig. Magbasa ka nga lang po ng news sa internet, matatakot ka na. Iba-iba po yung mga komento, iba-iba po yung mga ipinapahayag. Marami po ngayon troll, tawag nga nila ng troll Yung mga sisirain ka, okay, dahil binayaran mo ako, sisiraan ko siya. Ganun po ba yung ibig sabihin nun? Kaya pag nabasa nyo naman, may mga naniniwala, may nawawalan po ng disposisyon, may naguguluhan ng isip. Kaya ang battle po, hindi po panglabas Nagsisimula po sa isip. Isa pong problema po yung discouragement. Sa kaso ni David, yung kanyang mga kapatid mismo, question yung kanyang motibo. And they disapprove him going after Goliath. Okay. Ito po yung verse na yon. Tingnan natin. Pasahin natin yung talata po kung paanong ito po yung naging kaganapan sa buhay ni David. Sa verse 23, ang sabi dyan, samantalang sila'y nag-uusap, tumayo naman si Goliath sa unahan ng mga Pilisteo at muling hinamon ang mga Israelita. Narinig ito ni David. Nang makita si David, si Goliath, ang mga Israelita'y nagtakbuhan dahil sa matinding takot. So there is fear. Okay. Nandun po yung takot sa kanilang kalooban. Meron pong panghihina ng loob na naganap sa kanilang buhay. Yan. Alam niyo po, kailangan... And sometimes we need press boys.
Kasi kung sa bahay lang, puro discouragement ang ating nadidinig. Yan, puro kawalan po ng pag-asa ang ating nadidinig. Puro laging talunan. Okay. Eh, panahon na po para makadinig po tayo ng mensahe na bibigay ng lakas at sigla. Ayan. Simulan niyo pong basahin yung mga balitang maganda. Eh, Pastor, eh, may maganda bang balita? Meron po sa mundo, mukhang walang magandang balita tayong nadidinig. Sa langit, meron. Kaya simulan niyo basahin ang aklat ng Diyos. Eh, magandang balita po ang dating ng banal na kasulatan. Ang problema po, iba-ibang balita na papakinggan natin. Kadalasan dyan, mga fake news pa. Ayan. Lalo na sa panahong ito, ay marami pong nagpapaganda ng posisyon, nagpapaganda ng pangalan kasi malapit na yung eleksyon. Pero kahit pagandahin yan, eh, kung ano'y nasa loob natin, pangit-pangit pa rin yun. Maganda lang dahil sa ipinapahayag natin sa media o ipinapakita natin sa ating lipunan, yung kagandahan ng itsura, pero ano yung nasa loob? Okay? Ano yung nasa loob? Pero mahalaga po yung magandang balita ang ating nadidinig. So naranasan po ng mga Israelita yung bagay na yan. Lagi nilang nadidinig araw-araw yung paghamon ni Goliath, hindi pa naman kayo matakot. Araw-araw, ang laman ng balita, COVID. Simulan niyo po sa umaga pa lamang, ibuksan niyo yung Biblia sapagkat ang magandang balita galing sa langit at laging maganda ang balita ng langit. Amen. Hallelujah. Purihin po ng Panginoon. Okay. So, inisip nila, walang makatatalo sa taong ito. Habang siya ay sumisigaw at hinahamon mga Israelita, eh wala po sa kanilang may lakas loob na humarap. Lahat sila ay nangatakot. Ganun din po sa ating mga pangarap. Hindi natutupad yung ating mga pangarap kasi may takot na nangingibabaw sa ating kalooban. Baka hindi ko magawa, hindi ako marunong, baka hindi ako makatapos ng pag-aaral, baka hindi ako graduate dyan, hindi ko ayang solve yan, hindi ko kayang gawin yan. Yan po, dumarating po yung discouragement sa buhay natin. Pangatlong giant o higante na maaring nagtatalo dyan sa ating isip at nagiging obstacle ng ating pag-unlad sa ating pananampalataya ay yung giant of disapproval o hindi pagsang-ayon. Sa kaso ni David, ito po'y nangyari. Mismo yung kanyang mga kapatid, tulad ng sinabi ko kanina, mismo yung kanyang mga kapatid ay question yung motibo, okay? Motibo ni David kung bakit siya nandoon. Basahin po natin itong verse na ito. Ang sabi po na sa verse 28 to 30 ng 1 Samuel chapter 17, narinig ni Eliab, ang panganay na kapatid na David, ang pakikipag-usap niya sa mga kawal. Nagalit ito kay David at sinabi, anong ginagawa mo rito? At kanino mo iniwan ng iilang tupa na pinaalagaan sa iyo? Alam mo kung anong nasa isip mo. Gusto mo lang manood ng labanan. O, tignan nyo. So, di sumasang-ayon niya kanyang kuya na naroon siya. Katunayan, sabi ng kuya niya, dapat nandun ka sa ilang yung pinapaalagaan sa iyo ng tatay. Yan. So, manatili kang shepherd. Eh, inanoint na nga siya ng Lord. Hindi lang sinabi ni David, eh, ako na nga magiging susunod na hari ninyo. Utusan mo ako ng ganyan. Hindi ho sinagot ni David ng ganon yung kanyang kuya. Kasi, okay, marahil na overcome niya na yung giant of delay at giant of discouragement. Kasi nadi-discourage siya dyan eh. Madinig mo man lang sa mahal mo sa buhay, lalo na sa kuya mo, na marahil tinatanong niya, kuya niya ito eh. Bira naman sa kuya po ang hindi tinatanong ng mga bunso o sa mga nakakabatang mga anak, di po ba? Bira po yun. Yan. Kaya maging mabuti kang kuya sapagkat tinatanong ka ng mga nakababata mong kapatid. Ito naman, itong kuya ni David, ito yung sinabi. Eh, sumagot si David. Anong sagot ni David? Kay bakit? Ano bang ginagawa ko? Ngayon ang tanong ko, inisip ko, Panginoon, galit ba si David dyan? Depende yan eh, sa may katawan, di po ba? Eh medyo siguro malumanay. Siguro ang response ni David, bakit? Ano ba ginagawa ko? Ayan, di ba? Pagkagalit ka, bakit? Ano ba ginagawa ko? Ang tanong ay ganito, ano ba itsura ni David? Eh, pabayaan na natin, hindi ko po alam, hindi ko po masagot. Basta yun ang sinabi ng Biblia. Pero ako'y naniniwala, komportable si David sa sitwasyon ngayon, perhaps alam niya yung kanyang posisyon, alam niya ang kanyang kalagayan, alam niya kung sino yung nagsalita sa kanya nito. Kaya, ang sabi po dyan, masama bang magtanong? Ang sabi niya. So, tumalikod siya kay Eliab at nagtanong sa iba. Ngunit ganun din ang sagot sa kanya. Tingnan niyo.
Nahawa yung mga tao sa paligid niya, sa kuya niya. Kaya ito po, ano po yun? Hindi pagsang-ayon. Ito po yung isa sa problema po natin kung minsan sa buhay natin patungkol sa katagumpayan ng ating mga pangarap. Lalo na kapag tama yan at ang Diyos ang nagayag sa atin na dapat natin gawin, tapos nasa ating paligid ay ang di pagsang-ayon. Yan, yung walang approval from other people. Okay? So kapag binigyan ka ng mga pangarap ng Diyos, tapos walang sumang-ayon sa iyo, eh parang gusto nang mag-give up, di po ba? Gusto mo na mag-give up. Eh ang mundong ito, sasang-ayunan ka sa mga mali. Kaya kadalasan po, okay, ang mga pagsang-ayon natin ay lihi sa katwiran ng Diyos. Pero kapag kakatwiran ng Diyos, kahit po disapprove yan sa marami, ay kailangan nating ma-overcome ang bagay na yan. Pang-apat na sitwasyon, pang-apat na higante, na hinarap ni David, at gayon din marahil sa atin po ito, on our mind, no? Sabi ko nga, pagkipaglaban natin sa isip natin, our giants is in our mind that we need to overcome. Ano po yon? Yung giant of doubt o pag-aalinlangan. Yan, pag-aalinlangan. Okay. Basahin po natin itong talatang ito. Okay. Sa verse 33, sinabi ni Saul, ito naman ang kausap na ni Haring Saul si David. Kasi nabalitaan ni Saul, ganito po, no? O basahin ko muna po. Ang sabi diyan, hindi mo kayang Pilisteo yon, batang-bata ka pa, samantalang si isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. Kasi araw-araw hinahamon ni Goliath ang mga Israelita eh. Eh wala pong may lakas ng loob na tumayo at saka sumang-ayon doon sa hamon na yon. Hanggang itong si David na ito'y nangusap. Aba eh, sino ba itong higanting ito na nilalait ang ating Diyos na buhay? So nang mabala na ako ang lalaban sa kanya, nung malaman ni Haring Saul ito, medyo naano siguro siya, nahimasmasan kasi takot din si Haring Saul eh. Hindi niya kayang harapin itong si Goliath nito. So pinatawag niya si David. Yan. Nung makita niya si David, sandali, sino ba itong musmus na ito? Eh batang-bata pa pala itong haharap sa napakalaking problema na yan. Kaya sabi ni Haring Saul, hindi mo kaya ang Pilisteyong yun. Batang-bata ka pa, samantalang siya isang mahusi na mandirigma mula sa kanyang kabataan. Parang sinukat ni Saul si David ayon sa kanyang kakayanan kasi Saul isang mandirigma. Alam niyo po ba, si Haring Saul is a warrior. Isa pong fighter siya, isang mandirigma. Kaya nga't meron siyang mga balute, mga armas na nasa kanya na inalok niya kay David na ito'y kanyang isuot. So, ando yung isang konteksto na nakapaloob dyan sa sitwasyon na yan na marahil sumagi sa isip ni David yung pag-aalinlangan. Pag-aalinlangan. Doubt. Yung bang batang-bata ka pa? Oo nga, no? Diba? Hindi mo kaya, wala kang karanasan. Oo nga, no? Alam niyo po, okay, bakit bata ang pinili ni David? Alam niyo po, ayon po sa pag-aaral, yung mind natin, yung isip natin, may neuroimaging. Hello, nandyan po ba kayo? Alam niyo po bang ibig sabihin? Neuroimaging. Yung ating pong kakayanang mag-imagine o tumanaw ng mga sitwasyon sa buhay. Yan. Ano yan? Function of the brain yan. Alam niyo po ba? Alam niyo po yung intricacy ng mga nerves at mga cells dyan sa brain natin, yung content ng brain na yan. Talagang ang Diyos napaka-dunong, napaka-expert ng Diyos eh. So yung mga wiring ba, kumbaga sa electrician eh, mga wiring, yung mga nakakonektang mga nerves and arteries at saka yung mga elements ng brain natin na yan, na nilikha ng Diyos ay may kakayanan pong mag-imagine, may kakayanan pong mga tuwiran, may kakayanan pong makaalam, di ba? May kakayanan pong magbigay ng rason. Yan po yung mind. Eh. Powerful po yung mind na yan na nilikha ng Diyos. Yung neuroimaging na yan, ayon sa pag-aaral, pag tumatanda ang tao, wow, kalabaw lang daw tumatanda. Bakit kalabaw lang ba may utak? Tumatanda ang tao, ano nangyayari? Okay? Nagkakaroon po daw ng pagbabago. Yung ating cognitive, ano naman to pastor? Cognitive. Pag sinaming cognitive, yung ating kakayanang mag-isip. Yan, yung ating pong kakayanang mag-isip.
Yung ating pong kakayanang mag-isip at umunawa ay lumilipat yung center of gravity from the right brain na kung saan imaginative yan eh. Imaginative brain. Yan. Going toward logical part ng brain, sa left side ng brain. Yan. So may right at saka left yan eh. Right and left. Para kung ano na, no, doktor ngayon. Yan. Explain ko lang po ito. Bakit? Pagka daw tumatanda, kayo tingnan niyo, surprising. Pag nakakita kayo ng tumatanda, o kalabaw lang daw tumatanda. So, no, tayong lahat tumatanda. Pag tumatanda daw ang tao, lumilipat po yung center of gravity ng ating isip towards logical side ng brain at iniiwan na natin yung imaginative part ng brain. Ibig sabihin, pag tumatanda ang tao daw, hindi na daw nangangarap yan. Yan. Hindi na daw nangangarap yan. Ang iniisip na lang yan, nangangatwira na lang yan. Ayan. Bakit pa ako mag-aaral? Eh, di ba? Pag matanda na ako, bakit ako, alam ko na lahat yan. So, ibig sabihin, pumapaling yung kanyang pag-unawa doon sa pagkakaroon ng rason at iniiwan niya na yung mag-imagine man lang o mangarap pa ng panibagong bagay na maganda sa buhay niya na pwede pang mangyari. Ah, kita niyo po yun. Kaya pagka tumatanda, inaantay na lang niya yun. Saan ba ako uuwi? Ano ba yung susuot ko? Saan ba ako ililibi? Wala na lang pangarap na magandang bukas na okay, mag-a-abroad ako, magtatayo ko ng ganito, maglilingkod ako doon, magmi-mission ako doon sa ganito mga bagay. Tingnan niyo po yun, pag tumatanda daw. Kaya dumarating po yung pag-alinlangan from the moment, okay, kapag dumating na tayo doon sa estado na yan. Kaya itong si Haring David, tinawag ng Diyos sa kanyang kabataan, kaya medyo ang isip niyan talagang ano yan, challenging yan. Naisip niya, hindi, kaya ko ito. Merong magandang nilalayo ng Diyos. Tingnan niyo po yung kabataan, pag nangarap yan, pag nag-isip yan, kapatid, hallelujah. Yan, kakaiba ang pananaw niyan. Kaya habang kabataan, tanawin niyo na po yung plano ng Diyos at ganapin niyo po ito. Gaano man kahirap yan sapagkat tutulungan ka ng Diyos. Amin po ba? Huwag mo nang aintayin, ikaw'y tumanda. Kasi pagtanda mo, puro rason na lang yan. Logical na lang ang iisipin yan. Ibig sabihin, okay, sinasangtabi niya na niya yung paggamit niya ng faith, kundi rason na lang at logical understanding. Hindi natin kaya yan. Kasi 1 plus 1, tiyak 2 yan. Pero yung isip ng mindset ng young people, pwede mong bigyan ng rason yung 1 plus 1 equals to 1. Bigyan mo na katwira niya. Hallelujah. Bakit ko binabanggit ito? Kasi yung pag-alinlangan, talagang nandyan yan. At tiyak na guguluhin ang buhay natin yan. So ito po yung giants na hinarap ni David, okay, sa kanyang isip pa lamang. Okay. Pero dahil sa na-establish sa mind niya, yung mga bagay na ito, ulitin natin, no? Ano yung mga bagay na yun? Yung pag-antala, nagawa niya mag-antay. Yung panghihinan loob, na-overcome niya yung discouragement. Nandun yung hindi pagsang-ayon ng kanyang kapatid, ng kanyang mga mahal sa buhay, dun sa plano ng Diyos, at maging dun sa kanyang hangaring paglingkuran at luwalhatiin ng Diyos. Pero napagtagumpayan niya yan. Hindi siya nawala ng lakas ng loob, okay? Hanggang sa humarap siya kay Haring Saul. Kay Haring Saul, pinag-alinlanganan siya pero na-overcome niya yon. So alam natin yung kwento, dumating yung pagkakataon na hinarap niya itong higanting ito. Amen. At ano yung paraan ng hinarap niya? As I wind up with this message, tignan natin yung steps that David did to overcome these giants. At itong bagay na ito ay may malaking kinalaman po ito, kapatid, upang mapagtagumpay natin anumang mga problema, bigatin at mga gigante, okay, na yan na nasa ating harapan na parang hindi tayo makausad at hindi natin makita yung manggandang bagay na dapat nating matanaw sa ating pumbuhay. Puntahan natin itong verse na ito, chapter 17 muli. Okay. How do we defeat the giants that are keeping you from being the man and the woman God wants us to be? Paano natin matatalo, mapagtatagumpayan ang takot na pumipigil sa atin para maging matagumpay na lingkod ng Diyos? If you want to be a person of great faith, with great dreams, and great life work, do the very things that David did to defeat the giants of delay, discouragement, disapproval, and doubt. Una, ang ginawa ni David, inalala niya kung paano siya tinulungan ng Diyos noon. Nung harapin niya si Goliath, inalala ni David. Sandali. Ang Diyos ko noon, pinagtagumpay niya ako. So, papagtagumpayin niya rin ako kahit na gaano kalaki ang problema niyan.
Tingnan niyo po ang sabi ng Samuel chapter 17 verse 37. And sabi, the Lord who rescued me from the claws of the lions and the bear will rescue me from this Philistine. Sabi niya, iniligtas ako ng Diyos mula sa mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng mga Pilisteyong yun. Inalala niya, kapatid, yung kanyang naging karanasan sa Diyos. Kapatid, tayong lahat, marami tayong patotoo. May mga bagay na tayong hinarap noon, mga problema mabibigat pa noon na pinagtagumpay tayo ng Diyos. Alam niyo, itong pandemic na ito, problemang health yan, problemang physical, kapatid. Bagamat tayong lahat nababahala, tayong lahat nag-iisip, tayo na may problema, kasi ang hirap po magkasakit at hindi po biro ang magkasakit, lalo pag na-COVID, at alam natin yan, araw-araw may namamatay. Pero yan ay physical. But more than physical, there are other problems that we need to deal with. Ano po yun? Mental problems. Marami pong lonely ngayon. Marami pong malungkot. Malungkot. Marami pong discouraged ngayon. Marami pong depressed. At hindi po ang dahilan ay dahil sa COVID. Marahil dahil lang po, iniwan siya ng mahal niya sa buhay, pinabayaan ng magulang, hanggang ngayon hinahanap yung tunay na magulang. Iba-iba pong problema ng mundo, kapatid. At ito marahil ay nagdudulot po ng kalungkutan, pangamba, takot, at yung iba po ay gusto na magpakamatay, not because of this COVID, but because of other issues ng buhay. Pero paano natin mapagtatagumpay nito, kapatid? Tignan niyo po yung nakaraan kung paano tayo tinulungan ng Diyos. Si David, inalala niya. Inalala niya. Noon, nanganib ang buhay ko, pero pinagtagumpay ako ng Diyos. Kahit ang sabi niya, ang Diyos ang siyang tutulong sa akin. Inalala niya, the Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from this Philistine. Alam niyo, when you remember the way that God helped you in the past, it gave us confidence for the future. Amen. Binibigyan niya tayo ng lakas ng loob para harapin yung bukas. Kasi may ginawa ang Diyos kahapon at may ginagawa ang Diyos ngayon at mayroon siyang tiyak na gagawin maganda bukas. Amen po ba ron? Pangalawang bagay. Okay. Ginamit na damit ang gamit na ibinigay sa kanya ng Diyos kung anong meron siya ngayon. Yan. God used the tools that God provided that utilize His strength. Ito po ang sabi dyan sa 1 Samuel 17 verse 38 to 40. Ayan. Ipinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma. Yung inalok nga ni Haring Saul, yung si David na ito suot mo. Okay. Ang sabi, ang helmet at tansong pambalon sa katawan. Nang maisakbat na ni David ang tabak ni Saul at sinubukang lumakad, hindi siya halos makahakbang sapagkat hindi siya sanay sa ganong kasuotan. Ayun. Tingnan nyo, hindi siya sanay sa ganong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga ito. At hinubad niya ang nasabing kasuotang pandigma. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Ano yung kanyang dinampot? Tungkod ni Moses, Pastor? Hindi. Tungkod ng kapitbahay, tungkod ni sister, tungkod ni nanay? Hindi po. Tungkod, sarili niyang tungkod. At ang sabi diyan, namulot siya ng limang makikinis na bato sa sapa. Saan daw? Sa Shumart? Sa Rustan? Sa US? Hindi po, mga kapatid. Sa sapa. Ano yung sapa? Nandyan lang yan. Kumbaga sa ano, sa sitwasyon niya, ito yung mga lugar na madalas siyang naroon at hindi po mahirap para kunin niya. Okay. Inilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Hallelujah. Alam niyo po ba ang sekreto po ng tagumpay? Hindi po, kapatid, yung yaman natin. Hindi po yung laman ng bulsa. Sabi ng isa, siguro pag ako ay nanalo ng milyon, yung pangarap ko ay matutupad. Yan. Kaya marami ho ngayon gusto na magbuhat. Gusto na maging kargador. Kasi wala na pong nasundan eh. Inaakala ng iba pagboboxing daw may giginto pa. Sorry, hanggang silver lang ata naabot. Pero yung pagbubuhat, kaya sabi ko nga bakit ba tayo nagsisikap na yung mga may kakayanan at mga may mayayaman ang trinitrain natin para magkaroon ng ginto. Yun pala, ang sekreto niyan, nandun lang sa tabi-tabi na nagbubuhat dyan sa pier o sa palengke. Di ba, yung mga kargador,
eh bakit hindi natin bigyan ng pag-asa ito maito, i-train at suportahan. Yun pa, marahil ang tutugon. Pero higit sa lahat, kung wala ang Diyos, wala pong tagumpay. Alam naman ng lahat yan eh. Kahit yung nagkaroon, yung kauna-unahang ginto eh, natin eh, pinarangalan niya ang Diyos sa buhay niya. Tinulungan siya ng Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Ngayon, ano pong ibig sabihin nito? Si David, kay ginamit niya kung ano yung meron sa kanya. Kasi yun ang biyaya ng Diyos sa kanya eh. Alam niyo po, ang tagumpay ng ating mga pangarap, wala po sa kamay ng ibang tao. Wala po sa akin, wala po kanino man ang tulong, kundi kung ano yung binigay ng Panginoon. God use everything that He has given you to manifest His miracle, His power, and to attain the goal that He had planned for our lives. Tingnan niyo si Moses. Ang ginamit ni Moses, tungkod niya, para nung iangat niya, nahati yung dagat, nakatawid sila. Hallelujah. Hindi siya nanghiram ng kung anumang mga bagay, kundi kung ano yung binigay ng Panginoon sa kanya. Ano pa? Example nito, yung 5,000 na pinakain ng Panginoon. Ano sinabi ng Lord? O, saan tayo kukuha? Pumunta ka doon sa pinakamayamang tao din sa bundong ito para maganap natin ito. O punta mo si kapatid, punta mo si ganito. Ang sabi ng Panginoon, anong meron kayo? Ang sabi ni Philip, ito po, baon ng bata. Baon ng bata. Okay. Alam natin kung ano yung ginawa ng Panginoon. Baon ng bata, tinapay at isda, at yun ay pinadami ng Diyos. Hindi naman sinabi ng Panginoon, hanapin niyo yung ganitong bagay, maghukay kayo ng ginto. Yan, hanapin niyo yung kayamanan ni Yamashita para matugunan yan. Okay. Maging po sa ating pong pananaw sa buhay, sino bang mag-aangat ng ating bayan na ating lipunan? Kapatid, kapag nasa isip na agad natin ang tao, mabibigo tayo. Pero kapag naalala natin ang Diyos at yung kung anong meron tayo, tiyak, may tagumpay tayong makakamit. Anong ginamit ni David? Yung mga bagay na ibinigay sa kanya ng Diyos ngayon na taglay niya. Hindi po yung pinangarap niya bukas. Hindi po yung kanyang koneksyon sa mga kilala at sikat na tao. He has just used tool that God has already given to him, and he faced that giant, and he faced that giants with confidence. Amen. Kapatid, ano meron ka ngayon? Ano yung kakayanan mo ngayon na ibinigay ng Diyos? Gamitin mo po ito. Ilatag mo sa Panginoon. Harapin mo yung giant ng buhay at magtatagumpay ka. Amen. Pangatlong bagay na ginawa ni David. Hindi niya pinansin ang mga gustong manira upang kanyang pangarap ay maganap. Later sa buhay po ni David, okay, may babasahin po tayong verse, hindi po ito sa 1 Samuel, doon po sa 1 Samuel chapter 30. Okay, hindi pa po siya hari niyan, pero dumating po yung pagkakataon na siya po ay nagkaroon ng mga kasama, mga sundalo na nagtagumpay siya kasi hinahabol siya ni Saul dyan, eh. Gusto siyang patay ni Haring Saul. Ayan. Pero iningatan siya ng Diyos. Dumating po yung pagkakataon, maging po yung mga kasama niya, okay, nag-isip ng hindi maganda sa kanya. Ito po ang sabi dyan sa 1 Samuel chapter 30 verse 6, na parabagang doon sa sitwasyon na yon, yung kanyang pangarap na matupad, yung layunin ng Diyos, ay hindi maganap. Kasi bakit? Mismo yung mga kasama niya. Nagkaroon siya ng kabalisahan. Ang sabi po dyan, balisang balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob, sa pagkawala na kailang mga anak. Yun po yun. So kaya balisang balisa si David. Pero anong ginawa ni David? Ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Ayan. Alam nyo, sa paglilingkod mo at sa Panginoon at patuloy na pamumuhay sa mundong ito, hindi naman nawawala yung mga ganitong sitwasyon. At ito si David, naranasan sino yung mga kasama pa niya sa buhay. Yung mga trusted leader niya sa buhay, sa paglilingkod niya. Gusto siyang saktan. Kaya doon po sa mga nakararanas na ito, hindi ka nag-iisa kapatid, marami kayong magkakaklase sa mundong ito. Kaya lang, anong ginawa ni David? Yan. Ang ginawa ni David, okay, dumulog siya sa Diyos at hindi niya hinayaan, okay, na yung mga tagasira, ang tawag ko dyan ay dream busters.
mga dream busters. Hindi niya hinayaan ang mga dream buster na mahadlang sa plano ng Diyos sa buhay niya. Kapatid, ang mga problema natin, nandyan lang yan talaga eh. Eh pagkatapos itong pandemic na ito, may katapusan po ito eh. Naniniwala po ako. Kailan? Hindi ko po alam. Pero ako'y naniniwala, by God's grace, this thing will end. Kasi may good news ang Bible eh, sa mga mananampalataya. Kaya huwag niyo pong kakalimutan, everyday, eh, makinig po kayo ng good news. Okay? Sa channel ano? Sa channel Heaven. Okay, sa channel Heaven. Sa John 3:16. Okay. When you encourage yourself in the Lord, hindi lang po ito isang just positive attitude of the mind eh. Ayan. Kundi, nilalatag ka ng Panginoon doon sa isang sitwasyon na nananagana yung biyaya niya, yung provision niya, yung pag-iingat niya, at yung kapangyarihan niya sa ating pong sitwasyon. Kaya, lagi po tayo magpalakas sa Diyos. Amen? Okay? At kahuli-huli ang ginawa ni David. Okay? In order to overcome the giants, okay, he entrust, he expect God to help him for God's glory. Asahan mo na ang Diyos ang tutulong sa iyo para magtagumpay dahil nais ng Diyos maluwalhati siya sa iyong buhay. Ang sabi doon sa chapter 17, verse 45 to 46 hanggang 47, ang sabi niya dyan, ang dala ko'y tabak, alam mo'y tabak, sibak at pagtusok nung harapin niya si Goliath. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihan Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay, pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo, sabi ni Haring David. Hallelujah. At pakakanin ko sa mga ibo ng mga mababangis at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Pilisteo. Sa gayon, malalaman ang buong daigdig na may Diyos sa Israel. Hallelujah. At tingnan niyo ang dahilan kung bakit. Alam niya kasi na ang pakipaglaban sa mga giant na ito ay hindi niya pakipaglaban. But rather, ito'y pakikipaglaban ng Diyos para sa atin. Kaya tang sabi niya sa verse 47, kung babalikan niyo yung Tagalog, sabi sa verse 47 ng Bible, everyone assembled here will know that the Lord rescued His people, but not with the swords and spear, because the Lord's battle, it is the Lord's battle, and He will give you to us. Ano daw? Sapagkat ito'y laban ng Diyos. Laban ng Diyos. Ang ibig sabihin po, sa mga problema at pagsubok, hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. Put our trust on God. Huwag tayong papayag po na hindi natin magapi itong mga giant na ito ng buhay natin. At pagka ito'y napatay natin, huwag nating hayaang buhayin. And always trust and believe in God. Kung paano winind up ko yung isip ko kanina, ang sabi ko doon, huwag nating tignan ang Diyos dahil may great giant tayong ating lalabanan. Kundi tignan natin ang ating kalaban, itong great giants na ito, dahil mayroon tayong Diyos na kasama natin na siya mismo ang siyang sa ating makikipaglaban. Ganun po yun, kapatid. Hinarap ni David ang higanteng ito na alam niya ang Diyos ang makikipaglaban sa kanya. Logically speaking, anong magagawa ng bato at tirador? Pero divinely, by divine interventions, nothing is impossible with God. Kapatid, malit na bagay lang ginamit ni David. Pero bumagsak ang higanting si Goliath. Ganon din po sa buhay natin. Ganon din po sa buhay natin. Nais ng Panginoon papagtagumpayin natin ang ating pagharap, papagumpayin tayo sa ating pagharap sa mga giant ng buhay na ito. Naintindihan natin ang naganap kay David, nakita natin kung paano niya hinarap ang higante na ito. Ganon din po tayo. Kung ating pong titignan ang ating pong mga sarili, sa harapan natin ay may mga giants marahil. Hindi ko po alam kung ano ang hinaharap niyong problema.
Pero naniniwala po ako kung atin pong ilalatag sa Diyos, isasandig sa Diyos ang ating pong kalagayan, God will surely give us victory. Kapatid, as we wind up, let's review the steps that God, that David did, okay, to overcome this giant. Una, inalala niya ang ginawa ng Diyos sa buhay niya noon. It's now high time for us to remember the good things that God has done. Kapatid, marami tayong patutuo. May ginawa na maganda ang Diyos sa buhay natin noon. Isipin natin, hindi pa tapos ang Diyos na gumawa ng mabubuting bagay sa buhay natin ngayon. Pangalawa, anong meron ka? Huwag mong antayin yung wala sa atin. Kapatid, sino ka man, ano man ang kalagayan mo, ang tugon ng Diyos ay nasa mga kamay mo. Itaas mo sa Panginoon, ihandog mo sa Diyos, and God will bless whatever tools you have for the success that God wants you to experience in life. Hallelujah. Pangatlo, okay, huwag mong pansinin ang mga pumipigil, umaharang at naninira sa mga pangarap mong magaganda at maka-Diyos. And then, asahan mo ang pagtitiwala mo sa Diyos, hindi ka niya iiwan dahil kasamahan ka niya at siya mismo ang makikipaglaban para sa atin. Kapatid, magtatagumpay tayo dahil kapiling natin ang Diyos na siyang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano man ang problema natin, ilagak natin sa Panginoon. Tayo pong lahat, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, sa tulong at katwiran at presensya ng Diyos at Banal Espiritu, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Ama, Diyos na makapangyarihan. Una, kinikilala po namin, Panginoon, ang katotohanan na kami po ay humaharap sa iba't ibang klase po ng mga problema, pagsubok, challenges. Nasa harapan ng bawat isa sa amin at iba't ibang uri ng higante ng buhay. Ano man ito, Panginoon, perhaps ito po'y may kinalaman sa karamdaman. Ang iba po, Panginoon, may sakit. Nagsasuffer physically. Ang iba po, Panginoon, ang kailang pagsubok at problema at higante kanilang hinaharap, Panginoon, na may kinalaman po sa kabuhayan. Maaring iba po'y may kinalaman sa sarili. May kalungkutan, balot ng depression, O Diyos, balot ng kawalan ng pag-asa, balot ng takot, O Diyos, God, in the name of Jesus. Marahil yung iba, Panginoon, ang problema ay may kinalaman sa pamilya, O God, anak, asawa, magulang, O Diyos, in the name of Jesus. Anumang higante ito, O Diyos. Anumang higante ito, Panginoon. Sa mind namin nagtatalo, Panginoon. Pawiin mo, Lord, ang lahat ng pag-alinlangan. Pawiin mo, O Diyos, Lord God, ang lahat ng kawalan ng pag-asa, Lord. Kung meron mang bagay, Panginoon, na hanggang ngayon ay amin pong inaantay at naiinip kami, Panginoon, Lord, patawarin mo kami, O Diyos. Kung kami po ay nagkulang, O God, na matuto, O Diyos, na mag-antay sa iyong oras, Panginoon, na iyong itinakda. Naniniwala ako, Panginoon, na meron kang tama at ganap na panahon upang matugon ang aming kalagayan, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, O God, na magpahinga sa iyong oras, Panginoon, Lord. Isandig yung aming sitwasyon sa iyo, O Diyos. Naniniwala kami, Panginoon, meron kang tamang panahon sa lahat ng bagay sa pagtugon mo sa aming mga kalagayan. Pawiin mong panghihina ng loob ng sino man, O Diyos, kung meron man mga discouragement at anuman po yung mga dahilan ng discouragement na ito, Lord God, tulungan mo kami magtagumpay. Tulungan mo kaming isipin po namin, Panginoon, O Diyos, yung magagandang mensahe na iyo pong ipinapaabot sa amin at hindi yung mga bagay na amin nakikita sa aming paligid at nadidinig, Panginoon, sa mga balita at nagaganap sa mundong ito na amin nakikita. Kundi tignan namin, O Diyos, na nandiyan ka, makapangyarihan ka, Diyos na siyang may hawak pa rin ng lahat, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, take away all the discouragement that is, O God, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, in the name of Jesus. Panginoon, kung meron po mga hindi sumasang-ayon sa magandang layunin mo sa buhay namin, at ito po yung humahadlang sa aming paghakbang, Panginoon, tulungan mo kaming magtagumpay, O Diyos. Tulungan mo kaming papagtagumpayan ang mga bagay na ito. Tulungan mo kaming hakbangan namin, Panginoon, O Diyos, ang mga obstacle na ito, O God.
At kung meron pong pag-alinlangan na gahari sa aming isip, Lord, we cast out all doubts in the name of Jesus. Dagdagan mo ang aming pagtitiwala at pananampalataya at pag-asa nakatunghay sa iyo, O Diyos. Lalo na po sa panahong ito. Lalo na po sa panahong ito, O Diyos. Ang bungon mundo, Panginoon, ay nakakadama ng takot at pangamba. Hindi namin alam kung ano magaganap bukas. Pero gayunpaman, O Diyos, dagdagan mo ang aming pagtitiwala. Dahil naniniwala kami, ikaw pa rin na may hawak ng aming bukas, Panginoon. Lord, we entrust everything to you. Umaasa kami, Panginoon, na may tugon at tulong ka sa aming mga kalagayan, Panginoon. Oh God, hallelujah, in the name of Jesus. Lord, and Lord, bless everything that we possess in life. At ano man po meron kami, ano man yan, O Diyos. Lord, pagpalain mo ito. Kung papaanong hinawakan ni David ang kanyang tungkod, kung papaanong ginamit niya yung mga bagay na ibinigay mo na sa kanya noong pamanding una at nasanay siya sa mga bagay na yun, tulungan mo kami, Panginoon. Masanay ang bawat isa sa amin sa mga bagay na ipinagkaloob mo na sa amin at masyahan kami doon sapagkat doon kakikilos na makapangyarihan sa buhay namin upang mapagtagumpay namin ang lahat ng mga higanti ng buhay na nasa aming harapan. Panginoon, papagtagumpayin mo po ang iyong mga anak, lalo na sa panahon na ito ng krisis. In the name of Jesus, in the name of Jesus, papagtagumpay mo bawat tahanan, papagtagumpay mo bawat ama, bawat ina, bawat mga anak at mga kabataan. Lord, papagtagumpay mo magagandang pangarap, Panginoon, ng aming mga anak. Lord, tulungan mo kami, O Diyos. O God, anumang meron kami, Panginoon, i-bless mo ito. O God, in the name of Jesus, multiply your blessing, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat. Marami pong salamat. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Patuloy natin purihin ang Panginoon. Pasalamatan at sambahin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. O God, let's worship the Lord. Hallelujah. Victory is ours in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Yes, God. Opo, Panginoon. Tunay po, Diyos. Sa lahat ng suliranin, ikaw ang siyang lunas. Sa buhay ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, ika'y tamis. Amen. Basta ikaw, O Diyos, ang kasama. Hallelujah! Napakasarap, O Diyos, na makapiling ka sa lahat ng oras at sandali ng buhay namin. Kapag tagumpayin mo kami, Panginoon, sa aming pakikibakang ito, O Diyos.
sa anumang higanti ng buhay na nasa aming harapan, Panginoon. Hallelujah! Puri sa kanlungan mo. Ating purihin ang Panginoon. Kapatid, may tagumpay ka sa Diyos. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Glory be to God. Napakasarap pagpuri sa kanlungan mo. Wala nang Salamatan natin mga kapatid ng Panginoon. May tagumpay tayo sa ating pagkibakang ito. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Hallelujah, hallelujah. Basta't ikaw, O Diyos, basta't ikaw ay kasama, meron kaming tagumpay. The battle is yours, Lord. The battle is yours. And we are victorious through you. Thank you, God. Thank you, Jesus. Ama, sa pagkakataon pong ito, salamat, salamat, salamat sa tagumpay. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Glory be to God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Patuloy niya tayong binibigyan ng kapayapaan ng isip, katatagan ng kalooban, at patuloy na pagtitiwala na meron tayong magandang bukas na ating tinatanaw sa pangalan ng Panginoon. Amen. Ilan po mga announcement mga kapatid? Diyan po sa inyong mga screen. Just tingnan niyo na lang po at basahin. Hallelujah. So we're still in lockdown protocol at keep safe mga kapatid. Patuloy tayong umasa na sa kabila ng sitwasyong ito meron pa rin tayong tinatanong na magandang bukas sa biyaya ng Panginoon. Pray for our church, pray for our services, pray for our nations, pray for the conditions of the world, pray for our families, pray for our nations, pray for our leaders. Tungkulin po natin, panalangin po sila. At ipag-pray po natin ang galaw at pagkilos ng Diyos ay patuloy nating makita. Amen. So patuloy nating overcome ang anumang problema at mga higanti ng buhay sa biyaya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Yan po yung ating mga gawain. Salamat po sa Panginoon sa patuloy niyong suporta upang gawain ng Panginoon magpatuloy. Salamat po sa inyong mga kaloob, sa inyong mga ikapo. Sa kabila ng krisis na ito, I believe that God will continuously provide the things that we need in life, yung ating daily bread, maniwala tayo. Hindi tayo iniwan ng Diyos noon, hindi rin tayo iiwan ngayon, at hindi rin tayo niya iiwan sa darating pang mga panahon. Malapit nang dumating ang Panginoon. Let's rejoice to that. And let's prepare for that event to come. Amen? Tayo po'y magtatapos sa gawain ng Panginoon, mga magulat mga kapatid. Salamat po sa bawat isa. And I hope we enjoy the presence of God sa oras na ito at sa darating pang mga oras.
hindi po tapos ang Panginoon ipahayag ang kanyang kabutihan sa buhay natin. Hallelujah. Tayo po ay umawit muna ng isang masayang awit sa Panginoon, and then let's close this service with prayer and benediction. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Limited lang po ang kasama ko dito, kaya sa inyo pong mga bahay, kanta po tayo ng masaya sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Ngayon sa ating gawain. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Napakabuti mo, Lord God, sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga salita mo, Lord, na bibigay sa aming Panginoon ng encouragement, Lord God. Lalo na, Panginoon, oh God, sa mga problema at sa pandemya, Lord God, na naharap namin ngayon, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat na anuman, Lord God, kalaki o higante, Lord God, na sa paligid namin, Panginoon, problema, suliranin, Panginoon, O God, mayroon kaming Diyos na malaki at makapangyarihan sa lahat. Na kung saan, Lord, pinapangako mo sa aming Panginoon na hindi mo kami iiwan ni pababayahan man. Ang sabi mo, Lord, sa mga salita, handa ka sa klulo kahit anumang kaguluhan, Panginoon, sa iyong mga anak. At sabi mong Panginoon, ay hinto ang labanan. At kami, ay Lord God, ay magtiwala sa iyo dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Salamat po, maging man Lord God, sa oras na ito, Panginoon, sa aming pagtatapos, ikaw po manguna. Patnubayan mo po ang bawat isa sa amin. Maging man Lord God, sa kanya-kanyang tahanan, Panginoon, na nanonood, Lord God, sa live stream na ito, patuloy ka magpapala sa bawat isa, Panginoon. Patuloy mo, Lord God, palakasin ang aming pananampalataya, Panginoon, at lalo pa kami, Lord God, tumibay ang aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon, O God. Lord, maging man, Lord, sa mga susunod na mga araw, Panginoon,
bukas, Lord, na aming harapin. Ikaw po ang manguna sa amin. Patnubayan mo po ang bawat isa. Maraming maraming salamat po. Lord, ang lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo. Ang lahat ng mapapurit, pasalamat, pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. Taas po natin ating mga kamay, mga kapatid. Sa nalito, sa ating po pagtatapos, taglayin ang bawat isa sa atin ang basbas at pag-ibig ng Diyos Ama, biyaya at patuloy ng pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak, at ang pagkipisan, kaaliwan, patnubay, gabay ng Diyos Espiritu Santo sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po. God bless you. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Amen.